ating last 7 days, nakapagtala po tayo ng 21,331 na bagong cases ng COVID-19. Patuloy ang pagtaas ng kaso na ngayon po ay tinatayang 3,047 cases per day. No? 3,047 cases per day ngayong linggo. Mas mataas ito by 32% compared to last week at maihahalintulad ito sa level ng cases natin noong last week of February. Narito po ang disaggregation ng mga kaso kada island group. Yung NCR po, yung blue line natin, ang may pinakamataas na daily moving average na nasa halos 1,100 cases per day. Sinundan naman ito ng rest of Luzon, ang red line, mayroong 700 cases per day. Ang plus areas, yung green line, Visayas, Peel line at Mindanao orange line, bagamat mabagal, nakikita nyo, nagpipick up na rin po yung mga kaso. Nationally, nananatili pa rin tayong nasa low risk classification na meron pong daily average attack rate na 2.43 cases per 100,000 population with national and all regions all showing increases in cases in the recent 1 to 2 weeks. No? So, yun ang trend talaga natin. Pero lahat ng rehiyon ay nananatiling nasa low risk classification. Pero may 7 tayong rehiyon na nakapagtala ng average daily attack rates na at least ranging from 1.45 to 3.96 cases per 100,000 population. Tumaas din po ang ating positivity rate mula 12.5% last week to 14.8% this week. Katulad po ng rates natin noong February. Next slide please. Bagamat po nakapagpakita tayo ng unti-unting pagtataas, nananatiling mas mababa, no? Sa 1,000 cases mula mid-March ang ating mga severe at critical admissions. Inuulit namin, no, yung pagtaas ng kaso hindi po sinasabayan, no, ng admissions natin. As of July 26, tinatayang 734 cases o 8.32% ng total admissions ay severe at critical. Nananatiling asymptomatic po ang nasa 16.49% ng total admissions at mild na nasa 40.97% ang karamihan ng ating mga na-ospital na kababayan. At kahit patuloy sa pagtaas ang ating mga kaso simula mid-May, mababa ang ating national admission. Ngunit nakakita kayo dyan, no, sa nakabilog, may mabagal na pagtaas over the recent weeks. The total COVID-19 admissions showed an increase of about 12% or 757, while dedicated beds slightly decreased by 452 or 2% of beds from the previous week. Nito rin mga nakaraang araw, nakakita po tayo ng continued slow incline sa ating ICU admissions na tumaas ng 10% kumpara sa nakaraang linggo. At bagamat tumaas naman ng 2% na kasalukuyan na nasa 21% ang ating ICU utilization. Nananatili pa rin tayong low risk. No? So, ito ay dahil, no, sa karamihan sa atin ay protektado sa bakuna, kaya naman hindi po sinasabayan ng hospital admission ang pagtaas ng ating kaso. Next slide please. Dumako naman po tayo sa mga additional subvariant cases. Batay ito sa huling sequencing results covering July 22 to July 26. Narito ang karagdagang cases ng ating BA.5 variant sa bansa. Meron po tayong 890 additional cases and BA.5 was detected in all regions except region 12R. So narito po ang ating breakdown. Karamihan po, 252 individuals sa region 6, 232 sa NCR, 136 sa Calabarzon, 63 from CAR, 59 from region 2, 46 from Region 3, 37 from Nimaropa, 29 from Region 1, 13 from Region 5, at tig-5 sa Region 7 at 9, at tig-1 sa Region 8, 10, 11, at Caraga, at huli, 9 na ROFs. So, nais namin linawin na ang hindi po ibig sabihin ito, mas marami, no, sa region na na-mention namin. Ito lang ay dahil
nakabatay po itong mga numero na to ayon sa bilang ng mga samples na nasubmit, no? So kung mas marami silang nasubmit na sample, pwede po, no, na mas marami lang yung numero lumabas kasi mas marami po silang naisubmit. 650 individuals ang fully vaccinated at 18 po ang partially vaccinated. Samantala, para po sa mga natitira, inaalam pa po natin ang vaccination status. Sa kasalukuyan, hindi pa po natin natukoy ang exposure ng mga individual at inaalam pa ang mga naging travel history ng mga ito. 823 na po ang tagged as recovered, 31 ang undergoing isolation, habang inaalam pa ang outcome ng natitirang 36 individuals. At batay sa ating huling sequencing run, sa kabuuan, meron na po tayong 1,997 na kasong BA.5 variant na na-detect sa bansa. Next slide, please. Narito naman po ang 18 additional cases ng BA.4 variant sa bansa. 7 individuals from NCR, 6 from Region 5, 2 from CAR, at 1 each from Region 1, 2, and 4A. 13 na individuals ang fully vaccinated habang inaalam pa ang status ng natitirang 5. Sa kasalukuyan, di pa rin natukoy ang mga exposure nila. 17 individuals ang tagged as recovered habang nananatiling naka-isolate ang isa. Batay sa ating huling sequencing run, sa kabuuan, meron tayong 71 cases ng BA.4 variant na na-detect sa bansa. Again, gusto naming linawin na may tig-isang BA.5 at BA.4 cases detected na inalis po sa ating tally dahil napag-alamang ang mga individual na ito ay duplicates lamang po ng mga naunang sample. So, meron naman po tayo, next slide please, 15 additional BA.2.12.1 cases sa ating na-detect, 5 from NCR, 4 from CAR, 3 from Region 4A, 1 each from Region 1 and Region 4B at isang ROF. 8 of them are fully vaccinated, isa pong partially vaccinated, and inaalam pa po ang status ng remaining 6. Hindi pa natukoy ang exposure ng mga individual at inaalam ang kanilang travel history. 14 out of 15 individuals ay already recovered at nasa isolation po yung natitirang isang kaso. So batay sa huling sequencing run, sa kabuuan, meron na tayong 154 na kaso ng BA.2.12.1 variant na na-detect sa ating bansa. Muli po, ipinapaalala po namin ang kailangan na protection natin. Siyempre, wear our best fitting mask. Isolate kung meron na agad sintomas. Double up protection with our vaccines, primary series and boosters. At ensure po yung good ventilation or airflow. No? So, BIDA upang patuloy tayong maging safe papunta sa new normal.